Hello guys, YouTube channels. This is hashtag Yehel. And tonight guys, bago natin pag-usapan si Nicole Budol ay nice ko muna guys magpasalamat sa aking mga viewers sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. And guys, I'm really happy kasi road to 500 subscribers na tayo guys. So kahit ganito pa lang ang bilang natin, so I really appreciate at lalo ko pa guys lalawakan ang mga review or reaction sa mga bagay-bagay, no, para maging legit na motivational speaker na walang binababang tao just to gain subscribers or just to gain popularity. Kaya thank you so much everyone for your support. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel guys, baka naman guys, just one click away, subscribe na kayo guys sa aking YouTube channel. Please help me reach my target milestone. At kung darating man ang araw na yun guys, it would be a huge indebtedness sa inyo. Kaya please guys, sa mga hindi nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Okay, so tonight guys, huwag na tayong magpatumpik-tumpik at ang pag-uusapan natin ngayon ay si Nicole Budol. Yung napapabalitang nung nakaraan, nag-decide siya na mag-stop na siya sa pageantry. But then after a few days ay naglabas siya ng statement. Okay, no? Mababasa natin sa mga sikat na news ay itutuloy ni Nicole Budol ang kanyang laban. So, eto na guys. Question is, sa tingin niyo ba good decision ang ginawa ni Nicole Budol ang pagsali o pagpatuloy sa pageantry, no? Kasi siya nga ang ating representative sa Miss Tourism World bilang siyang nanalo ng Miss Tourism Philippines, okay? So, kung ako guys ang inyong tatanungin sa naging desisyon ni Nicole Budol, syempre, yes ako guys, no? So from the very start, I knew na si Nicole Budol talaga ay may potential, no? So may mga bagay lang ako guys na gustong linawin kung bakit sa point ko guys ay yes, no? So unang-una guys, bakit sabi ko yes, kailangan ituloy ni Nicole Budol ang kanyang pagsali. Unang point, guys, remember, sa dami ng challenges na pinagdaanan niya sa buhay, ngayon pa ba siya susuko na makakalaban na siya, guys, sa international platform? So, di ba, ang tagal niyang inasam na ito na yung moment na yun, sasabak na siya sa international platform, tapos saka pa siya susuko, di ba? So, sabi nga sa kasabihan, success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. So, di ba? Ang kahalagahan ay magpatuloy ka kung ano yung nasimulan mo, di ba? So, yan ang point ko doon na yes ako sa decision ni Nicole na ipagpatuloy ang laban. So, next point guys, no? So, kung bakit yes ako na ituloy ni Nicole Budol ang kanyang laban sa international pageantry ay, ito yung second point ko. Kahit pa nga guys, yung mga pinadala na natin noon na mga kandidata sa international pageantry na mga matatalino at the same time magaganda rin ay natatalo pa rin. Bakit? Kasi guys, walang assurance na may uwi mong isang corona, no? Kahit sa'yo na yung katangian na yun, kagandahan, katalinuhan, there is no assurance na ikaw ang mag-uwi ng corona, no? Bakit? Kasi mayroon niyang series of tests during the pageant. So, kaya dapat lang talaga ituloy niya kasi once in a lifetime experience lang yun. Kaya dapat walang regrets, di ba? So, what if guys, no, kung siya ang tatanghaling panalo pala, who knows? Kaya Nicole, if I were you, tuloy mo talaga yung laban. Okay, next.
Ito pa yung isang point ko, guys, na bakit yes, ito, kailangang ituloy ni Nicole yung kanyang laban ay kung madami ang nambabash sa kanya, eh, I believe, mas madami naman ang nagmamahal sa kanya. Kaya, hindi dapat biguin ni Nicole Budol ang mga fans niya dahil ang patuloy niya sa laban ay masasabi ko ng isa ng tagumpay, no? So, tagumpay niya na yun na tinuloy niya ang laban niya. Kasi maraming nagmamahal sa kanya. No, itong mga bashers na to, hayaan mo lang sila. Basta tuloy ka lang, don't be affected. Kung pagod ka na, hindi, magpahinga ka para makagain ka ng energy, makagain ka ng lakas. Okay? So that's my third point. Ang pang-fourth point ko, guys, ay hindi ako naniniwalang bobo si Nicole Budol. Okay? Inuulit ko, hindi ako naniniwalang okay, bobo siya. A lot of people, no, telling her na ganun siya. The word is B-O-B-O. Pero, guys, sa sarili kong opinion, kulang lang siya sa kaalaman sa ibang mga bagay. Pero, a bit of practice, lalawak ng lalawak ang kanyang kaalaman about sa mga bagay-bagay sa paligid. Ika nga, practice makes permanent. Okay? So, practice makes permanent. Kung lagi-lagi mo yun, na-encounter yung mga bagay-bagay na yun. Kasi guys, yung tanong na yun, di ba? Kahit gaano mo katalino, what if during sa Q&A ay nablangko ka? So, do you think masasagot mo pa ng maayos yung tanong? No? So, that's my point. She needs to keep practicing because life is a continuous process of learning. So, ganun lang yun, guys. And, next point is, eto, guys, sa kung bakit kailangan niyang ituloy yung kanyang laban sa pageantry. Yung rampa niya, guys, siya lang ang nakakagawa noon, yung effortless lang sa kanya, di gaya, guys, ng iba na very trying hard. Kaya, sa totoo lang, edge talaga yun ni Nicole Budol yung kanyang pagrampa, no? So, madami, guys, magaganda, madami matatalino, pero guys, ligwak naman pagdating sa rampahan. So, we all know that beauty pageant, first and foremost, kailangan magaling ka umaura, magaling ka rumampa, no? Both yun, sa casual, swimsuit, and sa long gown. And we have witnessed kung paano ni Nicole in-execute dinala yung kanyang sarili sa entablado. So, that's my point. And, next point is, guys, ang pagsasalita ng sariling wika, which is wikang Filipino, guys, okay na okay ako na gamitin ni Nicole ang wikang Filipino sa international pageantry. Bakit? Dahil tayo ay Pilipino. So, breaking the stereotype is a bit challenging, but sooner or later, guys, marirealize ng mga tao na tama at magiging proud sila sa'yo. Dahil first time in the history, ikaw ang gagamit ng ating sariling wika. Sabi nga ni Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isla. Guys, di ba yung ibang bansa, bakit gumagamit sila ng interpreter? Bakit ba Spanish? Proud sila. Binagamit nila yon, di ba? Kasi you cannot determine or you cannot just measure the intelligence of a person just by using specific language. Okay? So yun, guys, ang mga point ko, guys, kung bakit go na go ako na ilaban ni Nicole yung kanyang gusto sa pageantry, no? So, kaya Nicole, tama ang decision mo na ituloy ang laban. Otherwise, tatawanan ka lang ng mga basher mo. Okay? Let bashers bash dahil yun lang naman ang alam nila, mang down ng kapwa, no? Gawin mong motivation ang pangmamaliit nila sa'yo dahil nandyan ka na eh. Nandyan ka na sa estado mo ngayon. So, wag mo nang pakawalan. Okay, so go, go, go lang. Kaya mo yan at andito lang kami. Nandito lang kami, girls, sa iyong likod, no? So, yun lang, guys. And
Sana guys, thank you so much for watching on this video at sana ngayong gabi na to, ngayong araw na to ay mayroon na naman kayong natutunan sa aking vlog. And yeah, maraming salamat. Ciao!